Magsisimula na ang training camp this week sa NBA. Ang unang balita dyan, si CJ McCollum nag-commit ng 2 taong extension sa Pelicans na may worth $64 million. Next season, makikita ang full impact nun dahil sa 2024, 3 players ng Pelicans ang papatak agad sa mahigit $100 million ang salary cap. Sina CJ, Ingram at ito si Zion. So dito tayo sa usapang Zion dahil nga matagal siyang iniintay na makapaglaro ulit. Nasa magandang health status ngayon si Zion. Ito lang yan. Nung chinek ko ang Lakers, nasa 39 games ang schedule nila na nasa national TV. Ang Golden State, 43 games ang national TV coverage plus kahit yung preseason game nila, national TV din. Nang chinek ko ang sa Pelicans, nasa 18 games lang ang nakalagay sa kanila sa national TV coverage. Pero pwede pang ma-update yan. Base kasi sa report ay takot ang mga TV networks na ilagay ang Pelicans sa national TV dahil nga sa health status nito si Zion. Meaning mas mababang revenue ang makukuha ng New Orleans kahit nasa kanila pa ang isa sa most high player. Ang nababasa ko kasi sa mga comment section, yung ticket sales sa arena, doon kumikita ang mga teams. Maliit na part lang yun ng revenue. Yung deal talaga sa TV networks, doon kumikita mostly yung mga NBA teams. Dahil ang usapan doon, billion, hindi million. Kung makakapaglaro agad si Zion sa opening weekend pa lang, mababago yung schedule sa mga TV networks. So hindi sa NBA yon, posibleng ilagay sila sa national TV coverage. Kung magiging maganda ang laro ni Zion at hindi siya mai-injured. Ang Clippers naman magkakaroon ng revenge season dahil 3 players nila na nakikita sa off-season ang healthy. Si Kawhi, John Wall at Paul George. Sabi ko nga, base in papers, maganda ang lineup ng Clippers ngayong taon. Clear na rin si Kawhi para sa training camp pa lang. Mas maaga to sa expectation na preseason dapat. Nakikita naman sa mga clip na well-maintained talaga yung katawan ni Kawhi at batak pa rin kahit hindi nakapaglaro ng mahigit isang taon. Kaso katulad nga ng kanyang load management, everyday ia-assess muna ang katawan nitong si Kawhi habang nasa training camp kung okay na talaga siya. Dahil meron pa dong 5-on-5 activity. Si Paul George naman base sa report ay 100% na rin na recover ang kanyang injury sa siko. Last season si PG may average na 24 points, 7 rebounds at 5 assists per game. Maganda rin talaga ang simula ni PG noong nakaraang taon pero noong nagka-problema nga siya at makabalik, yung Clippers ay maganda pa rin na pinapakita kaso pumatak sila ng play-in. Ang expectation ngayon, sila ang top contender sa West. Kaso si Kawhi, may mga assessment pa rin gagawin sa kanyang mga injury kada game. Parang nangyari dati kay Kevin Durant nung bumalik sa kanyang injury. Si John Wall naman, nagkaroon ng isang interview at dito lumalabas kaya siya iniiwasan ng Houston na palaroin ulit para nga maibigay pa rin sa trade dahil sa kanyang value. Pero ang lumabas, na-buyout siya. Sa kanyang interview kasi, lumalabas na grabe talaga yung naging injury sa kanyang tuhod or paa na nagkaroon talaga ng infection na umabot pa na halos putulin yung paa niya mismo. Galing yan mismo sa interview nitong si John Wall. So sa ngayon, hanggat hindi pa naglalaro talaga si John Wall sa regular season, ay hindi pa natin makikita kung babalik yung dati niyang game. Pero noong nakaraang taon nga, ay nag-average pa rin siya dito sa Houston ng 20 points per game. Ito yung bago siya ibangko. Plus, ang tanong pa dyan kung ilalagay siya ng Clippers sa point guard position sa first 5. Dahil nung palalaroin dapat siya ng Houston, ayaw niya sa second unit. At yan ang makikita natin sa mismong regular season para dito sa Clippers. Na meron din silang 32 games sa national TV at ang unang kalaban nila ay Lakers sa October 21. Sa unang 6 na games din ng Clippers, 4 doon ang road trip. Pero technically 3 lang dahil nga yung LA naman ay isa lang ang court nila. So yan muna, kaya time.